Hello guys! Welcome sa ating Z-Knowledge TV. Okay. So, ang sunod na pag-aaralan natin sa statistics ay ang tinatawag na measures of dispersion. So, lahat ng ito ay pag-aaralan natin dito sa ating tutorial. Pero, before tayo mag-start, don't forget to like this video and click the subscribe button para ma-notify kayo sa mga next videos. So, let's get started. So, ano bang meron sa measures of dispersion? So, meron tayong tinatawag na 4 basic measures of dispersion. So, una natin pag-aralan is yung tinatawag natin na range. Okay? So, range is the simplest measure of dispersion which takes into account the highest and lowest values only. Okay? So, range does not use the concept of deviation. So, it is affected by the outliers but does not consider all values in the dataset. So, thus, it is not very useful measure of variability. Okay? So, ito yung formula ng range. So, highest value minus lowest value. Okay? So, highest value sa dataset natin at lowest value sa dataset natin. So, kunin lang natin yung difference ng dalawang yon. So, any range. Okay? So, next. Ano naman itong mean deviation? So, the mean of the absolute deviation of a data about the data's mean. This is also called mean absolute deviation. So, ito yung formula niya. Okay? So, meron tayong difference ng data natin at ng mean. Then, pinasok natin siya sa absolute value natin. Okay? Then, yung sum nila, okay, since na summation yan, is dinivide natin sa n. So, ano na ba yan? So, yung x dyan is yung data nga natin. Then, yung x bar is the mean. Then, yung n na maliit is the number of samples. So, take note na the straight bracket indicates absolute value. Okay? So, therefore, the numerator in the formula must be added regardless of the differences, whether positive or negative. So, kahit magkabaligtad yan, basta pag pinag-minus mo, negligible yung mga sign. So, kung makakuha man tayo ng negative sign, after natin pag-subtractin sila, so, ineglect lang natin yun. Okay? So, alisin lang natin siya. So, yung mismong value ang gagamit natin para i-divide sa n. Nakuha? So, that will be the mean deviation. Next. Oh, another basic of measures of dispersion is the variance or the variation. So, the measure of how far a set of numbers is spread out. Okay? This is equal to the square of the standard deviation. So, dito, kinukuha lang natin yung gaano ba kalayo. Okay, yung bawat data natin. O gaano ba sila ka-spread out. Okay, so kunin lang natin yung differences ng bawat data natin. Okay, so alangan naman na isa-isa natin yung pagkuha ng differences ng bawat data. So meron tayong formula para dyan. So formula natin is ito. Okay, so where yung x natin is yung data. Then, yung x bar o yung mu is yung mean. So, bakit dalawa? Bakit x bar saka mu yung mean natin? Yung x bar kasi ginagamit yan para sa samples. Kaya ito may s siya. Then, yung mu is para sa population. Okay? So, pero pares lang silang mean ng dataset natin. Ano pa? So, yung n na maliit is the number of samples. So, para lang siya kay samples. Then, yung n na malaki is para sa populations. Okay? So, ito yung tatlong column na to. Ito yung different formula.
Okay? So, take note na meron tayong formula para kay sample, para kay population. So, syempre, yung may kinalaman dyan kay variance, is yung tinatawag natin na standard deviation. So, standard deviation shows how much variation exists from the average. So, this is equal to the square root of the variance. So, ano pang ibig sabihin niyan? So, isa pang ibig sabihin ng standard deviation is a measure of how spread the numbers are. So, since na may kinalaman to kay variance, so, ibig sabihin, tinitignan natin kay standard deviation yung gaano ba sila magkakalayo in terms sa average. Okay? So, yung symbol na to is makikita natin sa formula niya. Okay? Wherein yung letter na to is tinatawag natin na Greek letter, which is sigma. Okay? So, ang formula ng standard deviation natin is sigma is equal to square root ng variance. Okay. So, next. So, ito yung procedures for computing standard deviation. So, gamit itong formula. So, una, determine the mean of the n numbers. So, kunin muna natin yung mean ng bawat numbers natin. Kung samples yan, kunin natin lahat ng mean ng samples natin, kung population, kunin natin yung mean ng population natin. Okay? Then, for each number, calculate the deviation or difference between the number and the mean of the numbers. So, yung kung gusto natin i-relate siya dun sa numbers na yun, sa data natin na ito, kunin natin yung mean, then i-subtract natin siya dun sa napili nating data o number. Then, calculate the square of each deviation and find the sum of these squared deviations. So, since na marami tayong data set, okay? So, pag kinuha natin yung difference ng mean natin mula doon sa data natin, sa bawat data natin, so kapag kinuha natin yung sum ng mga yon, so makakuha tayo ng sum ng squared deviations. Okay? And then, if the data is a population, divide natin yon sa n na malaki. If the data is a sample, then divide natin yung sum sa n minus 1. Then, after nun, find natin yung square root of the quotient in step 4. Okay? So, itong procedures natin is halos same lang din sa pagkuha natin o sa paggamit natin ng formula niya. Okay? So, take note para kay standard deviation. The standard deviation controls the spread of the distribution. So, the curve is taller when the standard deviation is smaller and flatter. So, kapag masyadong yung curve natin, ha, masyadong mataas, base dun sa napag-aralan natin na normal distribution sa previous video natin. So, kapag yung curve natin is masyadong mataas, so, meaning, yung standard deviation nun is maliit lang. Okay? Then, kapag naman masyadong malapad yung pagkaka-curve ng standard ng distribution natin, so, meaning, malaki yung standard deviation natin. Okay? So, pwede nating baliktarin. Kung alam na natin yung value ng standard dev natin, let's say, nakakuha tayo ng maliit na value ng standard dev, so, meaning, masasabi natin na ang possible na maging curve nito, itong dataset natin, is taller. Okay? Masyado mataas. So, kapag naman nakuha natin na standard deviation natin is malaki, so possible, ang curve natin is malapad. Okay? Wider. Nakuha? So, ganun natin kinokontrols yung spread ng distribution natin. Okay, let's say this example number 9. So, find the mean deviation and standard deviation of the data on the amount of time consumed by two students in their gadgets. So, meron daw tayong 48 and 64 na time in minutes. Okay, since na two students, so dalawa lang dapat ang data natin. Okay, so para makuha natin yung mean deviation, okay, kunin muna natin yung mean nung data natin.
So, anong min ng dito natin? Paano natin siya kuhanin? So, ang formula lang yan is, kunin natin yung sum, itong dito natin. Then, since na dalawa lang dito natin, divide natin sa 2. Pero kung tatlo yan, kumari, 48, 64, let's say 90, yung pangatlong set natin. So, divide natin sa 3. Kasi tatlo yung data natin. Okay? So, in this example, since na dalawa lang, so, divide natin sa 2. Okay, then makakuha tayo ng min na 56. Okay? So, para mas mapabilis tayo, o mapadali yung pagkuha natin ng mean deviation at standard deviation, so, i-table natin. Okay? So, meron tayong dalawang data. So, meron tayong 48 at meron tayong 64. Okay? So, unang gagawin natin para kay mean deviation. So, meron tayong data at meron tayong nakuwang mean. So, ang data natin, let's say itong 48 at ang mean natin, syempre, yung nakuha natin na mean, which is 56. So, kunin natin yung difference nung dalawang yan. So, pag kinuha natin, so 48 minus 56 is negative 8. And then, sa pangalawa naman, 64 minus 56 is 8. Okay? And then, sa formula ng mean deviation natin, di ba kinukuha na natin ng absolute value? So, gagawin lang natin, okay? I-absolute value lang natin yan. Maging ito. Okay? Kapag in-absolute value natin yan, any number na nasa loob ng absolute value na yan, mapanegative man yan o positive, ang result niyan is positive pa rin. Kaya naman, ang makuha nating sagot dito para kay negative 8 is still 8. Okay? So, sa pangalawa naman, so 8 pa rin. Kumuha? So, then kapag kinuha natin yung sum nung dalawang yan, 8 plus 8 will be 16. Okay. So, after natin makuha yung sum ng difference na itong absolute natin para kay 48 at kay 64, which is yung nakuha nga natin, 16. So, gamitin natin yung formula ng mean deviation. So, formula ng mean deviation ay ito. So, by substitution, kasi nakuha na natin yung lahat, no? Kasi nakuha natin itong sum ng absolute value ng difference nila, which is itong 16. Then, yung n natin, since na dalawa lang, 2 ang ilalagay natin. Kaya naman, 16 over 2, ang sagot dyan ay 8. So, 8 ang mean deviation natin. Okay? So, next, para naman kay standard deviation, so, ang mahalaga kay standard deviation is kunin ng square ng difference ng mean natin at ng data natin. Okay? So, kaya naman, dito sa third column, okay, para sa second row, which is ito yun. So, square lang natin daw itong negative 8. So, pag in-square natin yung negative 8, ang sagot dyan is 64. And then, sumunod, pag in-square natin yung 8, is another 64. And then, kapag kinuha natin yung sum nila, 64 plus 64 ay 128. And using standard deviation formula, which is ito, since na dalawa lang yung meron tayo, so automatic na samples yan. Kaya naman, ang gagamitin natin dito is sample na formula. Okay? So, sample to. Okay? So, substitute natin. So, nakuha tayo ng square na itong difference ng mean sa kanang data natin, which is 128. Okay? So, then yung n natin is 2 dahil dalawa lang sila, 48 and 64. Kaya naman ganito yung magiging kalalabasan. 128 divided by 2 minus 1. Then kapag in-square niya, so magiging 128 over 1. Okay? So, magiging 128 over 1 or still square root ng 128. Then, ang square root ng 128 ay 8 square root of 2. Then, kapag kinuha natin yung decimal, okay, o yung naka-decimal, so, ang equivalent niyan is 11.53.
3137. So, ayan ang standard deviation natin. Okay. So, next. Pag-aralan natin yung tinatawag na empirical rule. So, empirical rule also referred to as the 3 sigma rule or yung tinatawag natin na 68-95-99.7 rule. So, ano ba yan? So, it is a statistical rule which states that for a normal distribution, almost all observed data will fall within 3 standard deviations denoted by sigma of the mean or average denoted by mu or x bar. So, ang tinutukoy lang naman dito is kung gaano natin pwedeng kuhanin yung percentage dun sa curve natin o sa normal distribution natin. And then, yung that percentages is the 68, 95, 99.7%. Okay? So, in particular, the empirical rule predicts that 68% of observations falls within the first standard deviation, 95% within the first two standard deviations, and 99.7% within the first three standard deviations. So, kung mapapansin nyo, ang formula natin para kay first standard deviation or para kay 68% is yung sum and difference ng mean natin at ng sigma natin or ng standard deviation natin. Okay? Then, kapag kay 90% naman, 95% naman, is twice naman ang sigma natin. Para kay 99.7% is thrice o 3 times ng sigma natin. Okay? So, let's say meron tayong normal distribution. Okay? At syempre, ito yung label niya. Okay? So, sa gitna, siya yung tatawag natin na mean. Okay? Siya yung mean. Sa samples, meron tayong x bar. Sa population, meron tayong mu. Okay? So, ulitin ko. So, ito is para kay sample. Ito is para kay population. Ngayon, para makuha natin yung 68% ng observation, so, kailangan natin kuhanin yung sum at difference ng mean natin at ng one o isang standard deviation, which is dito yung magpo-fall. Okay? So, ayang range na yan, okay, yung span na yan is yung 68% ng observations. And then, kapag ginamit natin to, okay, twice ng sigma natin or twice ng standard deviation natin, so, yung span na yan is mag-fall sa 95%. And then last, para kay 3 times na standard deviation, mag-fall yan sa 99.7%. So, meaning, ganyan nakarami yung observations dito sa normal distribution natin. Kuha? So, let's try this example. So, let's assume a population of animals in a zoo is known to be normally distributed. Each animal lives to be 13.1 years old on average, and the standard deviation of the lifespan is 1.5 years. So, what is the probability that an animal will live longer than 14.6 years? Okay? So, kung babasahin natin yan, makikita natin na meron daw tinutukoy na standard deviation. So, meaning, meron tayong sigma at meron tayong average o tinatawag natin na mean. Okay? Next. So, knowing the distribution's mean is 13.1 years old, the following age ranges occur for each standard deviation. So, isa-isa natin. Tingnan natin yung distribution natin in one standard deviation. Okay? O mag-fall to sa saan? 68%. Okay? So, try natin. So, punin natin yung sum and difference ng mean at ng standard deviation. Okay? So,
magiging 13.1 minus 1.5 to 13.1 plus 1.5. So, dito kasi kinukuha natin yung range. Okay? Kaya siya naka-plus minus. Okay? Kaya siya naka-plus minus. Kuha? So, ang result is 11.6 to 14.6. Okay, next. Para kay two standard deviations, so, kailangan natin lang i-twice yung standard deviation natin. So, mangyari, 13.1 minus twice ng 1.5 up to 13.1 plus twice ng 1.5. So, ang result is 10.1 to 16.1. Next, para naman kay 3 standard dev. So, ang result niyan is 13.1 minus thrice ng 1.5 up to 13.1 plus thrice ng 1.5. So, makakuha tayo ng range na 8.6 to 17.6. Okay? So, take note na yung empirical rule shows that 68% of the distribution lies within one standard deviation. In this case, from 11.6 to 14.6 years. Okay? So, malamang daw na 68% daw ng population natin o ng distribution natin is mag-fall lang sa years na to. Okay? Then, thus, the remaining 32% of the distribution lies outside this range. Okay? So, therefore, half lies above 14.6 and half lies below 11.6. Okay? So, parang yan to, magiging tsura. Di ba, meron tayong normal distribution? Okay? Then, yung one standard deviation daw natin, o yung 68%, dito mag-align. Okay? So, ito yung 68% natin. Okay? So, yung sinasabing 32%, since na normally distributed itong data natin. Okay? So, therefore, equal lang yung sa dito sa part na to at yung dito sa part na to. So, kung equal yan, ang difference ng 100% minus 68% ay 32%. So, therefore, itong dalawang side na to is maghahati. O hahati nila yung natitirang 32%. So, kung hahati nila yung 32%, so, meron silang tag 16%. Okay? So, that 16% is maglalay daw sa below 11.6 at above 14.6. Okay? So, the probability of the animal living for more than 14.6 is 16%. Okay? So, calculated yon as 32% divided by 2. Kasi nga, equally distributed dapat yung dalawang sides. Okay? So, next. What if ang data natin on distribution natin is hindi normally distributed? So, dyan natin magagamit si Chebyshev's theorem. So, for any numerical data set, so at least 3/4 of the data lie within two standard deviations of the mean, that is in the interval with endpoints na yung sum at difference ng mean natin at twice ng sigma for samples and with endpoints ng sum and difference ng mean natin at twice ng sigma for populations. Okay? So, at least 8 over 9 naman para kay thrice o 3 times ng sigma natin. At least 1 minus 1 over k squared of the data lie within k standard deviations. Ito ay kapag hindi twice ng sigma or thrice ng sigma ang gagamitin natin. Kundi, mas maraming standard deviation o mas mataas na standard deviation. Let's say, 5 na standard deviation o 5 times na standard deviation, 6 times na standard deviation, and etc. Okay? So, that is, in the interval with endpoints x bar plus minus ks for samples and with endpoints
mu plus minus k sigma for populations where k is any positive whole number that is greater than 1. Okay? So, hindi pwedeng less than 1. Let's say, magiging 1/3 siya, magiging 2/3, hindi pwedeng ganun. Dapat greater than 1. Okay? So, according to this theorem, at least 1 minus 1 over k squared of the measurements will fall within. Okay? Within dito sa formula to. So, ito yung mas gagamitin natin mamaya. Okay. So, ganito yung magiging itsura ng distribution. So, kapag ganito yung itsura ng distribution natin, hindi applicable yung empirical rule. Okay? So, Chebyshev's theorem ang mas gamit dito. Okay. So, let's say, ito pa rin yung mean natin, yung pinaka-middle. And, syempre, twice ng sigma natin ay siyang magiging at least 75% ng observations. Okay? And then, yung thrice ng sigma natin ay at least 88.89%. Okay? So, kung kanina, tatlo yung rule natin kanina sa empirical, 68, 95, 99.7%. So, dito kay Chebyshev's theorem ay 75 at 88.89% lang. So, it is important to pay careful attention to the words at least. Okay? So, lagi yung lalagyan ng at least sa beginning ng three parts natin o ng bawat value natin. So, ano yung sabihin ng at least kasi? So, the theorem gives the minimum proportion of the data. So, which must lie within a given number of standard deviations of the mean. So, parang ina-assume lang natin na dito yung minimum proportion niya. Okay? Minimum value. Kaya lagi tayo nagbibigay ng at least. Okay? Kaya dito sa example natin, merong at least 88.18% or at least 75%. So, the true proportions found within the indicated regions could be greater than what the theorem guarantees. So, example, so the average lifespan of Filipinos is 73.5 and the standard deviation equal to 5.5. So, if k is equal to 2, what will be the range of the lifespan fall? So, again, meron tayong average or mean. So, meron tayong average at meron tayong standard depth. Okay? So, using this formula, so, substitute lang natin. So, ang mean natin is 73.5, ang sigma natin is 5.5, then ang k natin is 2. So, makakuha tayo ng range na 62.5 to 84.5. Okay? So, dyan mag-fall yung lifespan ng Filipinos na may ganyang average. Okay? Then, kapag kukunin natin yung percentage na nakapaloob yung range na yan, so gagamitin natin itong formula to. Itong 1 minus 1 over k squared. Okay? So, substitute natin yung value ng k, which is 2. So, makakuha tayo ng percentage na 75%. So, thus, at least 75% of the lifespan are between 62.5 and 84.5. Kuha? So, ganun yung pagkuha o pagdetermine ng percentage ng observation natin or ng mismong dataset natin. Okay? So, next topic natin is about measures of relative positions. So, thank you for watching. Thank you for listening. Thank you. God bless.